Mr. President, mga galang-galang na miyembro ng Senado, maligayang Pasko po. Napaga po ang Pasko hindi lang sa Senado, kundi sa buong Pilipinas. Ngayong araw, isang napakalagang regalo ang hatid ng pagparapatipika ng kapulungan ito sa isa sa mga legislative priorities ng 17th Congress. Your Senate panel of the Bicameral Conference on the Disagreeing Provisions of Senate Bill Number 1896 and House Bill Number 5784 or the Universal Health Care Act is pleased to report that we have come up with a reconciled version and which we are submitting today for ratification by the body. The comprehensive details of this agreement provisions are reflected in the joint explanatory statement. With the permission of the body, I move that the said joint explanatory statement on the disagreement provisions of Senate Bill Number 1896 and House Bill Number 5784 be read in toto into the record. For the information of the body, the Senate version of the bill was adopted as the working draft with amendments. Inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon ay pipirmahan ng Presidente ang UAC upang ganap na maisakatuparan ang garantisado at maasahang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng universal healthcare, ang bawat Pilipino ay hindi na kailangan mangamba sa tuwing sila o ang miyembro ng pamilya ay magkakasakit dahil aayusin at palalakasin natin ang pagbibigay ng serbisyo lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Hindi na po magiging problema ang gastos sa pagpapagamot dahil otomatikong isasama at magiging miyembro ang bawat Pilipino ng PhilHealth. Hindi na din po iisipin ang kakulangan ng mga doktor, nurse at iba pang health workers dahil popondohan at pagtitibay natin ang mga benepisyo para po sa kanila. Mr. President, hindi po naging madali ang pinagdaanan ng Senate Committee on Health and Demography bago kami nakapagsumite ng UHC version na sumasailalim sa pagtaguyod, na sumasalamin sa pagtaguyod ng karapatan ng bawat Pilipino sa isang maasahang serbisyong pangkalusugan. Ang nilingkod po ay nagpapasalamat sa mga taong naging katuwang natin at naging daan sa pagbabalangkas natin ng kasalukuyang version ng UHC. Malaking tulong din po ang pag-antabay ng ating makababayan, ang pagtawag nila sa ating tanggapan upang magtanong at magbigay suggestion kung paano natin mapapabuti ang implementasyong ito. Hayaan ninyo po akong banggitin ang mga taong at organisasyon na nakiisa sa atin sa adikaing ito. Unang-una po ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Duque at sa kanyang mga USEC na tumulong po. USEC Mario Villaverde, USEC Lilibet David, Dr. Beverly Ho, at kanilang mga technical staff. Sila ang ating managing pangunahing katuwang upang mabuo natin ang itsura ng isang UHC framework. Kay Dr. Orville Solon ng UP School of Economics, Dr. Albert Domingo ng World Health Organization, at Dr. Troy Hepte na nagbigay ng kanilang mga mahalagang inputs upang mas mapubuti natin ang ilang provision ng UHC bill. At sa ating Health Committee Secretary, Beatrice Cruda, na nagabay sa atin sa pagbalangkas ng panukalang ito. Nariyan din po ang sumuporta ng ilang organisasyon katulad ng Social Watch, Action for Reforms, Ayos na Gamot sa Abot Kayang Presyo, Coalition, Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, Philippine Academy of Family Physicians. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay na ang mahalagang provision ng ating panukala ay mapanatili at mapaganda pa. Nais ko din pong pasalamatan ang mahal nating mga barangay health workers na nagbigay daan upang maging produktibo ang committee hearings natin sa mga probinsya. Malaking tulong po ang ating regional consultations at hearing upang malaman natin ang regional concerns ng ating makababayan at local government units. Naging instrumento po ang ating mga LGU sa patagumpay na regional consultations. Maraming salamat po sa League of Provinces of the Philippines, Union of Local Authorities of the Philippines at iba't ibang samahan ng LGUs, ang League of Cities, League of Municipalities of the Philippines sa kanilang suporta sa tuluyang pagpasa ng UHC. At ngayon po, Mr. President, nais kong ipaabot ang aking tauspusong pasasalamat sa ating mga kasama sa kanilang kontribusyon at walang sawang suporta, lalong-lalo na po sa may akda ng UHC sa Senado. Ang pinaka-principal author po, of course, Senator Ralph Recto, Riza Otiveros, Sani Angara, Sherwin Gatchalian, Nancy Binay, Laila Dilima, Cynthia Villar, Joel Villanueva, at Manny Pacquiao.
sa ating majority leader at aking seatmate, Senator Mig Subiri, na talagang siya po ang pumupukpok at talagang nangungulit para lamang masigurado na bypassa po natin ang landmark bill na ito. Thank you very much, Sen. Mig, for the support. And of course, to our minority leader, Senator Franklin Dirilon, at ang mga magagaling na miyembro ng minority rin na tumulong at sumuporta sa universal healthcare, na natutuwa ako na it took the minority and majority really to help and collaborate to make sure that this landmark legislation would be passed. At nagpapasalamat ako, of course, sa ating pong Senate President Vicente Soto, na bagamat ako'y nagulat nung unang nahirang bilang chairman ng Committee on Health, at nang sa totoo lang, sasabihin ko, aminin ko, noong panahon na yon, sabi ko sa sarili ko, paano ko gagawin ito? Hindi po ako doktor, hindi ako public health practitioner, pero dahil si then majority leader Vicente Soto ang nag-designate sa akin bilang chairman ng Committee on Health, ay nagpapasalamat po ko at nangyari po ang pagkakapasa ng universal healthcare sa ilalim po ng chairmanship ng Yung Lingkod. At kung hindi niyo po ako in-appoint, Mr. Senate President, ay hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon na maitulak, maisulong ang napakagandang batas na ito. Nagpapasalamat din ako sa ating Presidente Duterte, sa pagsertipika niya bilang urgent sa UHC sa pagbigay ng priority ito sa kanyang administrasyon. Mr. President, matapos po ang pagdinig, debate, pag-uusap, ito na po ang totoong reforma sa sektor ng pangkalusugan. Matapos po ang mahabang panahon na ito'y hindi nabigyan ng pagkakataon na maipasa, naging daan ng Senado upang maihatid natin sa ating mga kababayan ang serbisyong pangkalusugan na garantisado, abot kaya at para sa lahat. Muli po, maligayang Pasko, at again to my colleagues, sa lahat ng aking makasamahan at tumulong, maraming salamat po sa inyo lahat. Napagandang pamaskong handog to sa ating pong mga kababayan. Maraming po salamat.